Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na buwabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga! Magandang araw at gabi sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga langga? Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakapag-record at nakapag-upload ng story. Anyway, without any further ado, eto na po yung karugtong at ang finale ng ating kwentong Tagu-taguan may wakwak. Hi, Cisco. Sorry, medyo natagalan yung pagsusulat ko ng kwento. Alam mo na, OFW, dami kasing ginagawa eh. So, eto na guys. Ipagpapatuloy ko na yung story ko. So, yun na nga. Hindi ako nakapasok at nagulat na lang ako dahil nakita ko si Lolo na dumating at tinanong niya si Mama kung asan ba daw ang papa ko. Sabi ni Lolo, "Anak, asan si Remy? Isasama ko lang siya. May pupuntahan kami. Pakiramdam ko kasi may masamang gagawin na hindi maganda yung matandang hukluban na yun." Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng matandang aswang na yun kasi buhay pa ang ibang mga anak niya. Pero nangyari po ito sa lugar namin sa Zamboanga del Norte. Back to the story. So ayun na nga, sabi naman ni Mama, "Umalis lang si Remy saglit pa. Pupunta doon sa kabilang lungsod sa titay sa Zamboanga Sibugay. Sinisingil lang niya yung mga may utang sa kanya." Tapos, lumipas ang isang oras. Dumating nga si Papa at naikwento ni Mama na hinahanap siya ng lolo ko. Kumain lang si Papa. Pagkatapos nun, ay umalis na din at pumunta sa karindiriya nila Lolo. Subalit maya-maya pa, ay dumating sina Lolo at Papa na magkasama. Kinausap ng lolo ko si Mama at binilinan na pag dumating ang oras ng 6:00 at hindi pa rin sila dumating ni Papa, ay magpapakusok na siya ng tuyong dahon at goma na may kamangyan. Yun na nga, umalis na sila Papa at Lolo. Sabi ng lolo ko, "Lintik talaga yung hukluba na yan. Hindi talaga titigil." Buong maghapon ay nag-aabang ako sa pagdating nila Lolo at Papa. Maya-maya, habang nakaupo ako sa labas ng bahay namin sa may beranda, bigla akong kinabahan kasi nakita ko yung matandang hukluba na aswang na dumaan at naglalako siya ng panindan niyang banana cue at kamote cue. Bigla akong tinawag si Mama kasi nakita ko siyang lumabas ng pintuan namin at balak bumili nung panindan ng matanda. Kaya't sinigawan ko ang Mama ko, "Ma, huwag ka pong bumili dyan. Dali, umakit ka sa bahay. May sasabihin ako sa'yo." Tapos, biglang tumingin yung matanda sa akin. Sabay sabi, "Yang anak mo na yan. Sobrang daming nakikita na hindi nakikita ng ibang normal na bata. Yan, manang-mana sa lolo niya." Sabay talikod niya sa Mama ko at mabilis na umalis. Sabi naman ni Mama sa akin, "Ano ka bang bata ka? Ang ingay mo. Nagugutom ako, gusto kong bumili ng banana kyo. Ikaw talaga. Ayan tuloy, umalis na yung matanda." Bulyaw sa akin ni Mama. Sabi ko, "Ma, siya po yung aswang na nakikita ko sa school nung grade 1 pa po ako. Hanggang ngayon, at siya din yung bumangga sa akin sa school kahapon. Huwag kang bumili dun. Baka kung anong mangyari sa'yo." Sabay lingon ni Mama dun sa matandang papalayo. Sabi pa ulit ni Mama sa akin, "Abay't mag-aalas 4 na. Hindi pa nakauwi sila lolo at ang ama mo. Saglit at maghahanda ako ng lulutuin pang hapunan." Maya-maya, dumating na ang mga kapatid ko galing school
At mabilis na inutusan ni Mama yung kuya ko na ihanda yung gagamitin pang siga sa palibot ng bahay. At tumulong na din ako sa kuya. Bandang 6:00, umuwi na din sila lolo at papa. May dalang kung ano-anong mga pangontra laban sa aswang. Basta, tandang-tanda ako nun na nagsabit sina lolo nang pinato yung seahorse sa bawat bintana at mga pintuan ng bahay namin. Kahit sa may CR namin, may sinabit din na seahorse. At may karit ding isinabit sa may pintuan at bintana namin. Sinabayan pa ng walis tingting na nakapabaliktad sa may pintuan din. Sabi ko sa lolo ko, "Lolo, ano po yung mga yan? Bakit po ninyo nilagyan ng mga ganyan ng bawat sulok ng bahay? Para namang ang pangit ng tingnan." Sabay tawa ko. Bigla akong pinitik ng lolo ko at sinabi, "Manahimik ka ang bata ka. Kung anong nakikita mo, tingnan mo na lang at huwag kang masyadong matabil. Naintindihan mo?" Tumahimik na lang ako at sabay nagsorry na din. Pagkatapos nun, ay naikwento ni Mama yung nangyari kanina na dumaan yung matanda at naglalako ng paninda niya. Muntik na siyang bumili. Buti na lang daw at nandun ako sa may veranda at sinigawan ko siya na huwag bumili at pinakyat. Sinabihan kong yun yung aswang na lagi kong nakikita. Grabe ang galit ng lolo ko at ang sabi pa niya, "Humanda sa akin yung hukulong ba na yan? Tutuluyan ko na yan. Walang kadala-dala." At lumipas sa isang buong magdamag na tahimik kami. Hanggang lumipas ang isang buwan, nang bigla ako nalang naramdaman na may kakaiba akong naamoy habang pauwi galing school. Inabutan kasi kami ng mga kagrupo ko ng takip silim. Tinapos pa kasi namin ang aming vegetable garden sa likod ng school. Sabi ng isa sa mga kagrupo ko, "Uy, ano ba yan ang baho? Ano ba kung uutot kayo, lumayo-layo din kayo?" Sabay tawa nito. Ang sabi pa nung isa, "Ano ka, Snow? Hindi yun ututoy. Ang baho kaya nun, parang nabumulok na bituka." Kaya't bigla akong kinabahan. At paglingon ko, nakita ko yung matanda na naglalakad na kasunod namin. Mga 6 po kami noon, kami ng mga kagrupo ko, na sabay-sabay naglalakad. Kaya bigla akong napasabi at ang sabi ko pa, "Pag sinabi kong takbo, tumakbo na kayo ha, huwag na huwag kayong lilingon." Ang sabi pa naman ng isa sa mga kasama ko, "Snow, magmamaraton ba tayo na ito?" Sagot ko naman sa kanya, "Bahala ka kung ayaw mong tumakbo, diwag. Kung gusto mo pang mabuhay, sumabay ka na sa pagtakbo namin. Hala sige, takbo na tayo, dali!" Sabay-sabay na kaming tumakbo, pero ako ang nagpahuli kasi alam kong may pangontra ako ng aswang at hinding-hindi niya ulit ako malalapitan kasi may dinagdag nga si lolo ko na pangontra na binigay sa akin. Yun na nga, nagtakbuhan na kami at sumisigaw kami ng tulong, may aswang. Grabe ang takot namin ng mga oras na yon. Sabay iyak pa ng mga kasama ko. At ako pa ang sinisi nila. Sabi nung isa, "Snow, grabe ka. Hindi na kami sasabay sa'yo sa pag-garden na yan. Bahala ka." Ako patuloy ang nasisi nila. At nung dumating ako sa bahay namin, ayun, sermon na naman ang inabot ko. Kasi nagpagabi daw ako. Bulyaw pa ni Mama sa akin, "Ano, practice na naman ng volleyball?" "Hindi po. Tinapos lang po namin ng mga kagrupo ko yung garden namin. Pero nung pauwi na kami, yung aswang na matanda, sinundan kami. Pero okay na kami, Ma. Ligtas naman kaming nakauwi, diba?" Ang sagot ko naman kay Mama,
sabay pilit akong ngumiti. Para hindi mahalatang, takot ako. Pero sobrang hirap ako nung huminga. Kasi grabe ang takbo namin. Mula dun sa likod ng school hanggang sa makarating kami sa may kanya-kanya naming bahay. Nang bigla namang sinabi ng kuya ko, "Snow, ano? Bakit namumutla ka? Anyari?" Sabi ko naman, "Wala kuya, napagod lang ako." Sabay punta ko na sa kusina at uminom ng tubig. Sermon nang inabot ko sa mama ko. Ang sabi pa nito, "Ano? Paano kung atakihin ka sa sakit mo sa puso? Ano? Paano na? Tapos bigla kang mahimatay? At ano? Naiwan ka ng mga kaklase mo? O di patay ka? Snow, hindi ka na bata. Grade 4 ka na. Dapat alam mo na kuno ang bawal sa'yo. Tigas kasi talaga ng ulo mo." Panay lang ang sorry ko. At nang dumating naman si Papa, ang sabi niya, "Asan si Snow? Nasa lubong ko si Marinel. Nagkwento, may humahabol daw sa kanila na aswang at nakita daw ni Snow." Ayun, kaya't sinabi ko na sa Papa ko ang lahat. At ang sabi niya sa akin, "Snow, di ba binilin sa'yo ng lolo mo na huwag kang magpapagabi? Bakit mo nakalimutan? Paano kung nakuha ka ng aswang na yun?" At nang sabi ko pa kay Papa, "Pa, may pangontra naman ako, di ba? At hindi yun makakalapit sa akin," sabi ni Lolo. Sabi lang ng Papa ko, "O sige na, magbihis ka na. At nang makapagpahinga ka na, nang makakain na rin tayo." Ngunit maya-maya pa, ay narinig ko ang sinabi ni Papa. "Ano ba yan? Bakit si Snow ang pinupuntirya nung matanda na yun? Bakit ba ayaw niyang tanggapin na kasalanan ng ama at ina niya kung bakit napatay ni Papa ang mga yun?" Yun ang hindi ko alam, Remy. Dapat ang tanungin mo tungkol dyan ay si Papa. Kung bakit ba naman sa dinami-dami ng mga apo niya, eh si Snow pa talaga ang napiling guluhin ng matandang yun. Mga kapatid at kakosa, dito ko na po muna puputulin ang story ko. Keep safe po lahat, lalong-lalo na sa'yo, Snerator.